isa po ang dalawang kapulungan ng Kongreso na ipaliquidate ang kanilang mga pondo sa Commission on Audit. Sa katunayan, ipinasana ni Senator Panfilo Lacson ang ilang dokumento at resibo ng Senado sa COA. Balitang hati ni John Cesante. Ito ang sigaw ng mahigit 100 empleyado ng Senado pagsapit ng kanilang lunch break. Suportado raw nila si Senador Juan Ponce Enrile na usap-usap ay nais pa rin daw patalsigin sa pagka-Senate President na ilang kabaro. Kung kukuha ka naman ng butuhan dito sa Senado sa empleyado, palagay ko 99% ay nagmamahal kay Pangulong Senate President Enrile. Sa kanyang pagtingin at sa mga benepisyong karapat dapat sa mga kawanin ng empleyado, natamo namin lahat sa liderato ni Senate President Enrile. We support the Senate President, no? because we believe in his capabilities of running the institution. Walang komento ang minorya sa paghilos na ito ng mga empleyado. Pero si Senador Pia Cayetano na nakasagutan niya tungkol sa issue ng Senate savings. May birong pahaging ng magsalita sa Philippine Bar Association. As you all know, I was greeted with the knowledge that 1.6 million of funds were withheld from me, and in exchange, I got a 250,000 check. So that's how my year started. It was difficult for me to remain composed and remember that my father said, honor your elders. So, kaugnay ng liquidation ng congressional funds. Nakipagpulong na rin sa Commission on Audit o COA hindi lang ang liderato ng Senado, kundi maging ng Kamara. Payag na raw ang parehong kapulungan sa pagsusumite ng mas detalyadong mga dokumento, imbis na ang nakagawi ang certification bilang patotoo sa kung paano ginastos ang pondo nito. We agreed, meaning both houses, agreed to submit ourselves to the disposition of COA. No, yung, kung ano yung gusto ng COA, susundin namin. And COA explicitly expressed na hindi na po pwede yung liquidation by certification. At least prospectively, no? Starting 2013. Ang mga dokumento at resibo ng Senado mula 2009 hanggang 2012, ipinasa na ni Senador Ping Lacson sa COA para sa audit nito sa paggamit ng savings ng Senado. Jam Susante, GMA News.